Mapagpalang araw mga kapatid, narito na naman tayo sa ating pag-aaral sa Church Planting Essentials. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at sitwasyon sa pagkakataong ito upang malaya at bukas sa isip at puso na maunawaan natin, masubaybayan natin ang pag-aaral sa umagang ito. Tayo ay nasa lesson 8, ito yung God to you. Ito yung unang phase ng pagkatanim ng sibahan. Kani-kanina lang ay sinummarize natin yung apat na phases ng pagtatayo ng simbahan. Una yung phase 1, God to you. Ito na ngayon yung Macedonian phase. Ito ay sinusundan ng phase 2, yung you to the team, which is the Ephesian na phase. Ang pangatlo naman yung Jerusalem phase o the team to the church. Okay? At ang pang-apat nito, yung Antioch phase, which is the church to the world. So this time, we will give the full details of the first phase, which is God to you. Ang layunin natin sa pag-aaral na ito ay maipaunawa kung papaano ang Macedonian church ay nagsimula doon sa Book of Acts. Ang papaano ito na nag-provide ng mga pangitain sa simbahan, sa pagtatayo ng mga simbahan, papaanong nangyari doon sa sitwasyon ng Macedonian Church na ang Diyos ay nagbigay ng mga pangitain. Okay, mababasa natin ito sa Acts chapter 16. Okay, so yung sitwasyon na yan, sa inyong mga, kung meron kayong mga Bible, mauunawaan natin doon na si Apostle Paul ay papunta sa isang lugar ng pagmimisyon. Subalit, pinigil sila ng banal na espiritu upang sila ay dalhin sa Macedonia. At doon, nakita nila sa kanilang pangitain yung isang tao na nangangailangan ng tulong. Okay? Nalayunin din ang pag-aaral na ito na maipaunawa kung gaanong kahalaga na maunawaan at maipatupad ang mga pangitain ng Diyos sa pagtatanim ng simbahan. Dapat din nating maunawaan ang kahalagahan ng mga landmarks sa pagtatayo at sa paggamit ng mga pangitain ng mga bagong simbahan na kung saan ito'y magsisilbing pundasyon. At sa badandulo ng ating pag-aaral, inaasahan na ang bawat isa sa inyo ay makabuo na ng bahagi ng vision plan timeline. Ito na nga yung sa bahaging ito, yung vision o yung pangitain na ibibigay ng Panginoon. Okay? So, ang ating inaasahan ay makapagsulat na kayo ng pangitain sa bawat nakaugnay sa gagawin ninyong pagtatanim ng simbahan. Ang ating pag-aaral na ito ay naangkla sa dalawang uri ng prinsipyo ng pagtatanim ng simbahan. Ito yung boss principle. Alam na nating lahat na nagsasabi ng the boss of every church planting is the Lord Jesus Christ and He has a vision for your new churches. And then yung pangalawa naman prinsipyo, yung tinatawag nating power principle. Sa power principle naman, ito'y nagbibigay ng diin doon sa kahalagahan ng pananalangin. Na bago tayo magplano o magsimula ng ating anumang gawain sa pagtatanim ng simbahan, napakahalaga na tayo ay mananalangin. Ang pananalangin ang magiging tanging daanan ng mga pamamaraan ng Diyos sa ating pagtatanim ng ating simbahan. Okay, so the story of Macedonian Church, balik-aralan natin ito, ano? Notice how God or the Holy Spirit mediates on the plans to make the visions come true. No? Merong pangitain ng Diyos. Pero may mga pagkakataon na yung pangitain ng Diyos ay hindi nauunawaan ng tao. So gumagawa ang tao ng pansarili niyang hakbangin. Pero makikita natin sa sitwasyon ng Macedonian Church na ang Diyos ang gumawa ng paraan para mangibabaw at matupad din na Apostle Paul ang kanyang pangitain sa mga bagong simbahan. So that is perhaps the reason we should make sure that what we are doing is based on God's vision. Kinakailangan mga kamanggagawa, ang lahat ng ating gagawin
in relation to planting a new church must be based, must emanate on the vision of God. God's preferred strategy for communicating the good news is church planting. Ang paang pinipili o malapit sa puso ng Panginoon na maging kaparaanan niya na pagpapadala niya ng kanyang mga estratehiya ay sa pamamagitan ng church planting. When the Lord of the Harvest energizes church planting, it transcends culture, language, and geography. Ibig sabihin nito, pagka ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan, puwersa, at nasunod sa mga gawain ng pagkatanim ng simbahan, bumababa siya, pinapasok niya, pinakikialaman niya ang mga kultura, language o mga pananalita, dialects, at mga uri ng pamumuhay ng tao, yung geografiya, kung anumang lugar ang naroon sila. So, ibig sabihin, nasusunod yung kalooban ng Diyos. Whatever culture a certain group of people belongs, pag niloob ng Panginoon na mapasok yan ng ebanghelyo, wala silang magagawa. Gagamit at gagamit siya ng tao. Nakakatuwa dahil ang ilan sa inyo diyan, tayo dito ay nagkakatugma sa ganitong adhikain. That is what exactly happened in Macedonia. Because of God's vision to Paul, the gospel reached the continent of Europe. Churches were planted and people became followers of Christ. That is what should happen to us in our church planting mission activity. Hindi ba napakagandang maging sitwasyon o resulta ng anumang ating ginagawang paglilingkod na kung susundin natin ng Panginoon, maaabot ng ebanghelyo yung mga lugar, mga tao na hindi pa dating naaabot. Yung mga ibang lugar, yung mga ibang kontinente, yung mga ibang grupo ng tao sa malalayong lugar ay maaabot ng ebanghelyo at ang mga tao ay makakakilala sa Panginoong Hesus, maitatayo ang maraming mga bagong simbahan, masusunod ang mga misyon at gawain at maging yung itinagubilin sa Great Commission. In summary, we can learn that God has a vision for church planting. Even Paul, a very experienced church planter and missionary, was also intended to finding and following God's vision. Si Paul, eksperto na yan eh. Excellent na siya sa gawain ng paglilingkod at napakarami na niyang naitayong simbahan, napakarami na niyang karanasan, pero still, ang ninanais pa rin niya ay makita ang kalooban ng Diyos, ang panginain ng Diyos. Our role, therefore, is not to forge our own vision, but wait upon God's vision. Huwag na huwag tayong gagawa ng sarili nating pangitain. Kailangan ang ating ipapatupad sa lahat ng gawain natin, particularly in church planting, ay yung pangitain ng Panginoong Diyos. It was stated very clearly in Boss principle. Christ is the Lord of church planting and He has a vision for your new church. Since the time up to present, the way start planting church is still the same. We must begin with our boss, the Lord Jesus Christ. It is too dangerous to do church planting in any other way aside from God's way. Kaya hindi uubra yung my way. Kailangan God's way. Okay? We must always begin with Him. And His purpose may surprise us. Okay? Kailangan lang nating maghintay sa tamang panahon ng Diyos at sumunod sa Kanya. Sometimes, His vision is not at all what we might have come up with because we are relying only on our wisdom, on our technology, or experience, or on a personal dreams and desire. Maraming pagkakataon sa paglilingkod natin, ang pinanghahawakan natin, yung ating sariling kagustuhan, pangarap natin. At may mga pagkakataon pa nga na sinasabi natin, dahil ito ay naramdaman ko, ito ang gusto ko,
ito rin ang gusto ng Panginoon. So we really have to verify, we really have to check if what we really want, if what our desire is also the desire of the Lord Jesus Christ. Sometimes, He closes doors we think should be open and surprises us with a totally new and different call. May mga pagkakataon, parang pakiramdam natin, hindi kumikilos ang Panginoon, dapat ito ang mangyari, pero hindi ito ang nangyayari dahilan sa may gustong ibang mangyari, ang Diyos. And what the Lord wants to happen will be the very and the most effective system. Okay? Pangalawa, in concluding our discussion, God's vision is intimately connected to the needs of real people. As Paul's vision, so the people who really need the gospel begging him to come to them. There are times we are doing things because that is what we want, not of what God wants. It is true that all people needs the gospel, but God has a special situation, special timing for everyone He created. Tatandaan po natin yan. Never nating pangungunahan ang Diyos. His purposes and ways are often mysterious, but it's clear His heart beat is for wayward people. Doon sa mga nawawalang mga tao, living in darkness of their sin, He wants to reach them. So ayan, mayroon siyang kalooban at kaparaanan sa mga taong kailangang maligtas. Okay? Pangatlo, the Lord communicated His vision to His leader. It's through a startling vision or through a quiet inner voice or a gradual settled sense of conviction. Ikinukommunicate niya yung kanyang pangitain sa atin. Kinakailangan lang nating buksan ang ating puso at isipan sa mga pagpapaunawa ng Diyos. Dito nakakatulong ang tinatawag nating power principle sa pamamagitan ng panalangin, mangungusap ang Diyos, tutugon siya at ipapaunawa niya sa atin ang mga bagay na gusto niyang mangyari. The Lord wants to communicate His vision for your new church and He wants to communicate it with you, with all of us. Okay? Okay, sa ating mga assignment, makikita din nyo dyan sa inyong handouts na mayroong apat na column. Ang unang column is the principal column. It lists all the 12 principles that we have discussed in lesson 2. It is to remind us that everything we do in church planting starts with the 12 principles of church planting from God's Word. Because those principles are the foundation. Second, the second column, we can see there the landmarks, which states the major task that must be completed in a given phase. Before we proceed to the next phase, we must satisfy or evidently see those landmarks. So makikita natin doon yung iba't ibang landmarks. At mayroong discussion dyan sa inyong handouts ng mga tungkol sa mga landmarks na iyan. Ano po? Okay, so makikita natin doon, for example, one of the landmarks is prayer retreat. Okay, so doon sa phase 1, naganap na ba o na-achieve mo na ba yung prayer retreat? Nakapag-prayer retreat na ba kayo? So check. Yung vision statement, malinaw na ba? Naisulat mo na ba? Check. Mentor, meron ka na bang mentor o tagakasamang tagapaglingkod? Check. So leadership board, meron ka na bang pwedeng sabihin interim leadership? Meron ka na bang vision casting na nagawa? Na ituro mo na ba yung vision casting? Kung check na lahat ito, therefore you are done with phase 1. At yan na yung nagpapakita na pwede ka na mag-proceed sa lesson or sa phase 2. Now, the third column discuss or gives the list of all smaller tasks that might be needed to complete in a given phase to satisfy a particular landmark. So halimbawa, sa prayer landmark, so ito yung mga task list. So nagawa na ba yan? So and then, yan yung iyong mga titingnan, no? Parang ito yung parang mga plano mo, okay? And then, landmark number 2, ito yung mga list of activities that you are planning to do. Landmark number 3, 4, and so on.
So itong mga nandito sa kaliwa, those are suggested task list. Some of these may not be applicable to your specific church planting ministry. Kaya ang gagawin mo doon sa column number 4, isusulat mo ngayon ang mga task list mo exactly the way it is needed or necessary in your church planting. Divided onto these landmarks. So, ayan po. So, ayan ang ating gagawin. Okay? So, that is your assignment for lesson 8. And that goes our lesson 8, the phase 1 of church planting ministry, which is the Macedonian phase. Okay? Salamat mga kapatid.